Ayan, yung isang manis. Kinamay muna niya ang kanyang shearing. Shearing muna, shearing na, kamay mo lang. Ayun, nag-shearing. So, kasi mas madali nga naman, kinamay niya muna. Tapos itong isang manis, ayan, pabuo na yung kanya. Pinifitting-fitting na niya kasi medyo lumaki kami ng 2 inches sa katawan. So, ayan, nag-fitting-fitting na si Sir Fiona. So, ginagamit namin muna itong aming manual para at least kung wala kaming kuryente o, diba, tipid sa kuryente. Tapos, ito si Sir Malu, hindi na makatapos-tapos sa pag... ipina-flat na yung na-shearing niya, ipina-flat na niya sa lining para tatahiin na lang niya. Ayan, gumagamit siya ng pin. Punta naman tayo doon sa dalawang bagong estudyante doon. May bago kami estudyante dito, dalawa, nag-aaral na sila ngayon magsukat. Ano ba? Ito si Gawang. A bra. Ayung waist, ano? Ang hip, HP, sisters, anyan? Ang hips, natapos nyo na yung, ano, yung waistline, yung paikot. Oo, oh, yan. So, hips naman, galing yung, hip, no, yung HPS, high point shoulder, sa hips nyo naman. Hips. Yung pinakaumbok ng put niya dito, dito, sa tapat. Sa likod nyo sukatin yan. Yan. Yan, o yan. Tapos, yan, o yan. Sa taas, sa taas. Yan, medyo taas. Higher hips. Kasi yan. Yan, ganyan. Malalaman nyo kung bakit kailangan natin ng high point shoulder pag nag-pattern. Kasi yun yung ating line. Yan. Dito pa ikot? O, yun, pa ikot. Kung saan nyo kinuha. Tapos, iangat nyo sa bay bandang puso. Huwag nyo i-fit sa harap. Kasi yung puso natin, oh, yan, sa baba, medyo baba. Sa baba, yan, sa baba ito, sa pinakamalaki ng puwet. Oh. Tapos, pagdating sa puson, dapat naka-level. Para pag, ano, pagka yung mga parang office style, hindi masikip sa may bandang puson. Yan, 42, 43, ayan. Ayan ang aming mga tinatrabaho. Oh, length, ano nakalagay? Length from, ah, length from HPS, ali. From, ah, yung desire nyo na length. Kaya yan nakalagay, di ba, ni, kunyari kung gusto nyo yung haba ng ano nyo ay, dress nyo ay sa knee, or midi, yung midi dun sa may parang sa taba ng inyong hita, tas, or floor length. Sa floor, o, para kung magagawa kayo ng gown. So, para may mga sukat na kayo. Itatago nyo na yan kasi yan ay yung pinakang sukatan nyo palagi. Dito, tapos hanggang sa baba. Kung o sa floor, yan. So, at least, sunod, pag mag-dress, alam nyo na. Yan yung aking bagong estudyante. Balik tayo dito. Ano nang meron, kuya? Kumain ka na, Pilip? Kain na lang. Si Papa. Oo, si Papa matawagin mo. Sabihin mo lang sa Sir Malu para kung ano. Kakamayin mo na lang. Oh, sige. Magaling na si Sir Fiona mag-apak-apak. O, dire-diretso na.